Nilinaw ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagpuproseso ng retroactive payouts ng mga na-retain sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang tanong ngayon, ng 700,000 na yon, maibibigay ba bago magpasko yung kanilang retroactive na benepisyo at magkano ito aabutin, more or less? Mahigit 761,000 na pamilya ang ibinalik ng DSWD sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps dahil hindi pa sila matatawag na non-poor. Ibig sabihin po niyan, tuloy na ang pamimigay ng cash grants sa kanila. Nilinaw ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagpuproseso ng retroactive payouts ng mga na-retain sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ang sagot ni Lopez matapos matanong kung bakit na-delay ang pamamahagi ng retroactive payouts. Una nang inanunsyo nito na ang payouts ay tinakda nitong nakaraang Nobyembre 30. Sa ngayon umano ay patuloy pa rin ang kanilang pagproseso sa mga pumapasok na data kaugnay sa mga mabibigyan ng retroactive payouts na umaabot naman sa mahigit 700,000. Ang naturang bilang ay mga nakabalik sa reassessment matapos na matag bilang non-poor. Ngunit sa kabila ng na-delay na payouts ay tiniyak naman ng opisyal na matatapos ang retroactive payouts sa Rice and Health Grants sa katapusan ng Disyembre. Git nito, wala nang matatanggap na retroactive ang mahigit sa 300,000 na mga natanggal sa listahan habang ang mga na-retain naman ay dapat na tumalima sa lahat ng patakaran sa 4Ps law para matanggap ang retroactive payout. Oo. Asik, ang tanong ngayon ng 700,000 na yon, maibibigay ba bago magpasko yung kanilang retroactive na benepisyo at magkano ito aabutin, more or less? Well, tama po yung Sirban, ano, sa ating mga 4Ps beneficiaries. As we speak, we continue to process po yung retroactive payment, ano po, as long as pumapasok yung data. Ano po, well, alam po yung ating mga 4Ps beneficiaries na may mga compliance at yung mga compliance na yan, yan yung trigger mechanism for us to pay out. Alam po nila na yung una, napapapasok yung bata ng ayos, naka-attend ng mga public family development seminars. As soon as kompleto po, we process po yung ating po mga payouts. And then, tama po yun, yun po yung utos sa atin ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang meeting nga po namin with Secretary Rex Gatchalian, talagang ating Pangulo, ay narinig natin kausap ng ating kaningin. At tinasabing kailangan na mapabot sa ating mga kababayan yung mga benepisyo nila nang sa ganun meron naman yung Christmas. Yes, kami po, we announced na magiging masaya yung Pasko ng mga ating pang-retain na 4Ps beneficiaries. At yan po, ano, ay sisiguraduhin namin matutupad under the leadership. Aba, malaki-laki ito kung ilang buwan din, ASEC, no? Oh. How many months worth ito? Yes, opo. Bali, nag-a-average po tayo sa iba na sabihin na natin nasa 5,000 pesos po. Kasi ang unahin po natin yung health at rice assistance. So, nasa 5,000 plus yan. Ngayon po, ano, kasi kasama po tayo doon sa ibang mga chat group, mga 4Ps beneficiaries, may mga nagsasabi, natatanggap nila. But then, siyempre, alam naman natin yung iba, baka nga medyo mahuli-huli ng konti. Pero, matatapos, hindi po matatapos ng December, kailangan po matapos siya ng DSWT na ibigay po sa kanila. Yan po ang aming commitment. Alright.